reactionan lang natin to si Rapi Tulpo. Loko-loko talaga. Loko-loko talaga ito si Rapi Tulpo, eh, no? Sinasabi niya dito, eh, ano eh. Ano sabi niya? Sabi niya kanina sa live niya. When a brand truly listens, a customer feels truly seen. May commercial eh. Po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media, nais ko pong i-tweet ang isang misinformation. This will be my first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron po mga nagkikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yung po ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. 2. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng APS-CBN Entertainment. Now which, kinurek ko naman agad the following segment. Ano yung ano, idol? Kasi maraming netizens na curious. Hindi, sagutin natin yan. Una-una, Mr. Rapi Tulpo. Gusto mo na naman kami gagawin eh. Manang-mana ka dyan kay Pacquiao eh. No? Gusto nyo kaming ululin eh. No? Ano ang fake news doon? Hindi ba ikaw ang nagsabi na ito yung sinabi mo eh, di ba? Paano naging fake news ngayon to? Niluluko mo kami eh, no? Paano naging fake news to? Eh, ikaw to eh, di ba? May dagdag ko. Oo. Kunti lang. Apo. Di ba ikaw yan? Walang nagsasalita sa kanya. Nakikita ko lang kontantirate. Nagigis na ako sa ABS-CBN Umpa. Maraming tao masaya, pero doon malulungkot sila. Kasama doon sa kalungkot ko, kung kayo'y nalulungkot, huwag kayo malungkot dahil. 6, 7, 8. Yan na lang. Pwede natin sabihin 9, 10. 10 months. Kasi 10,000 kasing nawalan ng trabaho. Pwede baka sabihin ni Lord, sige, 10 months. Okay na ulit. Diba? Ano ngayon ang fake news dyan? Anong misinformation, misinform dyan? Anong sasabihin mong fake news? Gago ka talaga, Mr. Rapi Tulpo eh. Ikaw na yung gumawa ng mali. Kami pa yung sisisihin mo. Kami pa yung gagawin mo. Tanga. Sa anong fake news dyan? Fake news ba? Ikaw yung nagsasalita, di ba? Sino ba tinutukoy mo dyan? Hindi ba si Presidente Duterte? Sasabihin mo mataas ang respeto mo kay Duterte. Paano naging mataas ang respeto mo kay Duterte? Binibilangan mo na si Presidente Duterte na pagbaba niya, yung kanyang, ikaw na rin ang sinasabi niyong mga kalaban ni Duterte, siya ang nagpasara ng ABS-CBN. O eh, bakit ngayon sasabihin mo pag alis ni Duterte sa June ay magiging masaya na? Tapos ngayon sasabihin mo mataas ang respeto? Tinutulongis mo ba kami, Mr. Rapi Tulpo? Niloloko mo ba kami? Huwag ka naman masyadong ganyan. Yan ang problema sa iyo. Masyado kang mayabang. Ayaw mo tumanggap ng pagkakamali. Samantalang pagka yung mga nagsusumbong sa'yo, maski mga official, galit na galit ka. Galit na galit ka sa kanila. Halos sa ipatanggal mo sa trabaho. Binabantaan mo na ipatatanggal mo sa trabaho. Di ba may mga, meron ka pang isang teacher na, sabi mo, move on.
Ganun lang ba yun? Babastusin mo yung presidente tapos move on, ganun. Pagka nasusukol ka, move on, gagawa-gawa ka ng kagaguhan, tapos sasabihin mo, fake news. Anong fake news doon? Fake news ba yan, Mr. Rapitulpo? Hindi ba ikaw yung nagsasalita na yan? Sasabihin mo, hindi mo babanggain ng presidente, ang mga Duterte. Paano sasabihin mo, hindi mo babanggain ng presidente? Eh, eto ka eh. Oh. Sasabihin mo, hindi mo babanggain. Eh, malino naman dito sa sinabi mo, di ba? Na... Malino yung sinabi mo dito eh. Hanapin natin para sigurado. Ito. Dali, may commercial eh. Huwag mo kaming paggagaguhin, no? No, ayan, no? Sasha and I on stage. Let's all welcome on ASAP natin to, the man in action. Abay, iba pang klaseng action to, ha? Mr. Raffy Tulfo. Woo! Ayan, Idol! Idol Raffy! Maraming salamat for gracing our show. Anytime, basta and kayo. And singing with us. Anytime daw, ha? Kumakanta pala si Sir Ralph. Kumakanta ka pa raw, ha? Eh. Anong pakiramdam na nandito na kayo sa ASAP ngayon at nagpe-perform kasama namin? Very, very overwhelming. Dati-dati kasi pinapanood ko lang kayo. Ngayon nandito na ako. Kaya parang hindi ka panipaniwala. Nakantangin na talaga bulero ka. Pero parang may pagkasay pala kayo dahil kaya po kami tumitingin eh. Parang mag-interact sa inyo eh. Parang akala ko pinapatulfo na ako eh. Nakantangin na nga bulada sa ako. So, idol eh na. Ibang klase talaga ang sumama sa inyo ngayon for this ibang klase ka daw. But, Sir Raffy, what would be your message for ito yung message mo, ha? Sa atin ngayon, lahat ng kapamilya. Mga kapatid, andito na ako sa kapamilya. Di ba? Magsama-sama na tayo para lalong lumakas ang ating puwersa. Tama yan, Idol. Once again, Mr. Anong sinasabi mo fake news? Ano sinasabi mo misinform? Eh, ikaw ang ano mang ibig mo sabihin doon? Niluloko mo talaga kami, Mr. Tulpo eh. Isa kang tulonggis eh. Masyado mo kaming ginagawang tanga eh. 'Di ba? Sasabihin mo magsama-sama ka pamilya ka na. Magsama-sama na kayo para malakas. 'Di ba? Tapos yung sinasabi mo 16 million na bumoto kay Duterte, magkakla sila o magbabanggaan sila nung subscriber ng Channel 2. Basically, yung sinasabi mo dito, Channel 2 eh. Eh, anong ibig mo sabihin daw? Pinagtatawanan mo yung 16 million kontra sa Channel 2. Ibig mo sabihin, walang kapanapanalo yung 16 million. Sa 42 million na sinasabi mo, which is Channel 2. Eh, tapos ngayon, sasabihin mo, nire-respeto mo ang presidente. Hindi ba yung 16 million na yan, that 16 million votes, isa representa Presidente Duterte. Yung 16 million na yan, yan yung si Presidente Duterte. Kasi si yung 16 million na yan, yan ang naglukulo kay Presidente Duterte. Kaya naging presidente si Rodrigo Roa Duterte dahil sa 16 million. Eh, bakit parang inaalipusta mo? Saka tandaan mo, Mr. Tolpo, no? Hindi ko mahala kung Tolonggis o Tolpo itatawag kasi. Ginagawa mo kaming gago eh. Sasabihin mo, misinform, fake news. Nasaan ang fake news doon? Move on. Yan ang problema sa'yo eh. Pag nagkakamali ka, sasabihin mo, move on. Ganyan lagi ginagawa mo. Pero sa programa mo, pagka merong, meron lang masabi na, oh, hindi ko kilala yan, gigil na gigil ka at sinesermonan mo. Hindi ka maka-move on. Diba? Pagka ikaw ang nagkakamali, pag nasusukol ka, move on. Eh, gago ka ba? Ano, libre kang, hindi ka pwede sitahin.
Hindi ka pwedeng batikusin. Pagka mababatikos ka, move on kami, ganon. Nakita mo kasi nauubos yung subscriber mo eh. May matitira naman sa subscriber mo, di naman kayang ubusin yan. Ang problema dito, pinakikita lang sa'yo nung mga DDS supporter na hindi mo sila pwedeng bastusin. Unang-una, yung AXIS mo, mga DDS din ang bumoto niyan. Eh kung di ba matapang ang hiya mo eh. Kinakantsawan mo yung 16 million. That 16 million ay nagluklok at nagboto diyan sa AXIS niya, na grupo niyo, kaya nga naging congresswoman yung asawa mo at yung super alalay mo si Ninia Taduran. Kaya nga kayo nakakuha ng 3 seats diyan sa Kongreso dahil diyan sa 16 million na yan. Yung 16 million na yan, yung lahat ang bumoto na 2.5 million na boto mo galing dyan sa 16 million. Tapos sasabihin, kakantsaw-kantsawan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, fake news. Eh gago ka ba? Ikaw na yun ang gagago kay Duterte sa mga DDS dito. Sasabihin mo pa kami fake news. Ano bang pinake news namin? Ano bang misinform na sinasabing misinformation? Sasabihin mo yung kaibigan mo. Ay tumawag yung, ay tinan mo nga yung kaibigan mo. Tinawagan ka kasi alam nila, naiintindihan nila yung pinagagawa mo ay mali. At kontra sa prinsipyo na maka-Duterte. Wala kaming pakialam kung tumakbo ka, hindi namin pinag-iinteresan dito. Baka akala mo, ay ayaw ka namin patakbuhin at kalaba. Eh kung gusto mo, tumakbo ka, wala namang problema doon, Mr. Rapi Tulong. Eh, Tulpo, wala namang problema kung tumakbo ka, hindi ka namin, wala kaming pakialam. Ang pinakikialaman namin dito, Duterte ka ng Duterte, tapos ngayon ang sinasalahula mo, yung mga nagluklo kay Duterte na mga DDS voter, yung mga supporter, nilalait mo at parang sasabihin mo magkakaroon ng banggaan at tapos nakangisi ka pa at tingnan mo sasabihin mo, tingnan mo yung sinasabi mo, hindi ka magago eh no, sasabihin mo in 10 months maiiba na presidente, yung mga 10,000 na yan magiging happy na, tapos sasabihin mo doon sa isang statement mo, magsama-sama na tayo. Eh, hindi ba nandiyan ka sa channel to? Eh, hindi ba taga-channel to? Di, ibig sabihin, maka-channel to ka. Eh, sino ba yung channel to? Hindi ba yan yung dumalahura at bumastos kay Presidente Duterte nung panahon ng eleksyon? Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo, napakayabang mo. Takot ka na mawalan ng subscriber. Takot ka na mawalan ng kita. Eh, puro chismis lang naman ang laman ng ano mo. Ikaw ba'y nag-aaral ka ba ng journalism talaga o ano? Para kang hindi professional na ano eh. Yung mga pinagagagawa mo, hindi gawain ng isang totoong journalism. Chismisan sa kanto, alam mo. Ang alam mo lang, manghiya ka ng mga tao na kayang-kaya mo at hindi pumapalag sa'yo. Pag pinalagan ka, sinusumbong mo doon sa higher officer nila. Tama ba yung ginagawa mo? Tapos ngayon sasabihin mo sa amin, move on kami. Hindi kami mag-move on. Ano kami, bata? Matapos mo kaming bastusin, sasabihan mo lang kami, tumahimik na kami, move on, ganon. Eh, sino ka ba? Who you? Sasabihin mo, last statement mo na. Last ano mo, first and last. Eh, gago ka talaga eh, no? Niluluko mo kami eh. Gagawa-gawa ka ng babastusin mo kami ng babastusin dito, tapos sasabihin mo, first and last mo, tapos move on. Palalabasin mo pang kami ang ayaw tumigil dito. Natural. Iinasar mo kaming mga voters ni Duterte. Inismol mo, inilait-lait mo kami. Nakikingisi-ngisi ka dyan sa channel to. Ba't di mo paghahalikan yan sila Vice Ganda, sila Gary Valenciano? Di ba? Hindi ka namin titigilan dito. Ano kala mo sa amin? Ipaparis mo kami,
Hindi kami tauhan ng gobyerno. Hindi mo, huwag kang masyado, ikaw yung masyado kang diktador eh. Gusto mo lahat, ikaw ang nasusunod sa Pilipinas. Sino ka ba? Gusto mo kumandidato ka, wala namang pumipigil sa'yo eh. Hindi yun ang issue ko at hindi yun ang issue namin. Sa'yo, ang issue namin sa'yo, yung pangbabastos mo kay Duterte. Yung pangbabastos mo sa mga bumoto kay Duterte, na bumoto rin dyan sa AXIS nyo. Yun ang issue namin, huwag mong ilihis. Baka akala, nililihis mo, akala mo, ayaw ka namin pakandidatuhin dahil makakalaban mo si Rodriguez. Eh, hindi naman tatakbo sigurado si Duterte eh. Nung maramdaman mo na hindi magkiklik yung ano mo, kumakambyo ka ngayon, sasabihin mo, fake news, misinformation. May gago ka talaga eh, no? Huwag mo naman kaming masyadong gawing gago, Mr. Tulpo. Kami pa yung pagbibintangan mo, nagkakalat ng fake news. Eh, may video eh. Ano ba yung kinalat na fake news? Ano ba yung kinalat na misinformation? Meron ba kami sinabi na iba? Hindi na nga kami nagsabi. Ba't mo dinilit yung video? Baka akala mo, wala, hindi ka ba nanonood? Hindi mo ba nakikita na pinakikita yung video mo? Anong fake news doon? Ikaw ang fake news. Ano kaya ikaw ay, di ba sabi mo doon sa mga ibang ano mo, CCTV ng barangay, yung mga chismoso, chismosa, CCTV. O ikaw, CCTV ka ng Pilipinas, chismoso ka eh. Di ba puro chismis yung daladala mo dyan sa channel mo? Ano tawag mo dyan? O di CCTV ka rin. Kaya lang, mas malawak ang nasasakupan mo buong mundo, buong Pilipinas. Di ba? Huwag nga kaming papalabasin mo pa rito na kami ang nagpe-fake news at nagme-misinformation. Parang miss ko. Eh lalo na kung wala kaming hawak na video, babaligtarin mo yung mga bumabati ko sa'yo. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo eh. Ano, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, Rapi Tulpo. Pare-pares lang tayong tao. Pare-parehas tayong mamamayan ng Pilipinas. Nagkataon lang na nauna kang yumaman dahil sa mahihirap. Eh kung hindi naman dahil sa mahihirap na yan, magkakapera ka ba? Isa ka lang pipitsugin journalist nung araw. Hanggang ngayon nga, hindi mo nagagamit yung pagka-journalist mo eh. Hindi ka isang maayos na journalist. Malayong malayo ka, uulitin ko ulit, malayong malayo ka kila Louie Beltran, kila Randy David, kila Teodoro Loxin, kay Teddy Boy Loxin, kay Attorney Trixie Cruz Angeles, napakalayo mo. Nagkataon lang na ikaw ay ginagamit mo yung mga Duterte at ang alam sa'yo, malakas ka sa mga Duterte, kaya napaka-impluensya mo sa gobyerno. Kaya nag-boom yung channel mo dahil sa impluensya mo sa gobyerno. Dahil lahat ng mahirap na lumalapit sa'yo, binabraso mo yung mga opisyal ng gobyerno para matulungan mo sila. Sukdo lang, ipinatatakutin mo yung mga ibang opisyal. Itusumbong mo, patatanggal mo. Ganun ba ang demokrasyang bansa? Sino-shortcut mo yung proseso ng batas. Pag hindi nasunod yung gusto mo, ano ginagawa mo? Sinusumbong mo doon sa mga opisyal. Hinihiya mo yung opisyal na lower rank na opisyal. Hihiyain mo dahil alam mong hindi papalag doon sa superior niya. Papagalitan mo ng papagalitan. Ano yon? Yung ba ang klaseng journalist na alam mo? Journalism. Mangbully ka ng mga tao na alam mong kaya mong ibully. Dahil takot sa'yo yung mga government official, dahil babanatan mo. Di ba may sinasabi ka na araw-arawin mo pag hindi ano, pag hindi mo pagka hindi sumunod sa'yo. Sinasabi mo yan eh.
Araw-arawin ko kayo dito. Pag hindi ganito, ganito. Eh bakit hindi mo inaraw-araw si Ben Tulpo nung may kaso siya? Bakit hindi mo inaraw-araw yung si General, nakalimutan ko pangalan nun, yung dating AFP Chief of Staff na naging ngayon ay DSWD, yung nakaaway ng kapatid mo, di ba tinanggal lang kayo ng security detail dahil sa kayabangan yung magkakapatid? Hindi ka namin titigilan dito. Binastos mo kami, ikaw ang nag-umpisa nito eh. Nananahimik yung mga DDS, ayaw mo tumigil. Lagi mo sinasabi, ay, hindi ka na nga namin pinapatulan. Yung mga DDS na yan, nakala mo kung sino, gamit ng gamit kay Duterte. Hindi nila alam. Ganito ba dialogue mo? Hindi nila alam. Ako nga eh, sabi mo. Inaalok ako ng posisyon, hindi ko tinanggap eh. Ako nga eh, nakalampin pa lang kayo, kakilala ko na yan, hindi ko ginamit. Eh, ikaw nga ito nang gamit eh. Hindi ba gamit na gamit mo yung gobyerno ni Duterte? Hindi ka, nung araw ba nagagawa mo yan? Hindi. O ngayon, isang tawag mo lang. Gusto mo, sagutin ka agad pag hindi sumagot. Hayaan mo na yan. Kung ayaw sumakipag-usap, tawagan mo yung opisyal niya. Hindi mo nga pipilitin yung lower rank na official, pero tatawagan mo yung superior. Tapos sasabihin mo, isusumbong mo, oh, ito po, hindi ganito, hindi ano, sermonan niyo po ito. Dapat po ang official ay pag tinawagan ko, ay sasagot, ganon. E paano kung may ginagawa? Ikaw lang ba aasikasuhin? Masyado kang kapritsyoso. Masyado kang kapritsyoso. Ano ba yan? Masyado kang makapritso. Parang naiba kayong mamamayang mga tulpo. Dapat pag tinawagan yung official, kakausapin kayo agad. Pag hindi, babanatan nyo. Ganon. Hindi nyo ba napapansin? Kayong tatlong mga tulpo, ang sikat na sikat ngayon. Kasi nga, ang sasama ng bungangan nyo. O ngayon, gagamitan namin kayo ng masamang bunganga. O di pare-parehas na tayo. Ano, magagalit kayo sa mga vlogger na nagmumura. Eh, nagmumura din namin mga kapatid mo, di ba? Bakit hindi ka nagagalit doon? Bakit nakikita mo yung mga DDS na nagmumura? Tapos yung mga kapatid mo na mura ng mura, national net TV, hindi ka nagagalit. Di ba naghahamon pa na suntukan yung mga kapatid mo? Bakit hindi mo pinagagalitan? Eh sasabihin mo, eh hindi mo pinakikialaman yung buhay ng... Eh ba't pinakikialaman mo yung buhay ng iba? Eh yung kapatid mo nga, ayaw mo pakialaman eh. Bakit pinapakailaman mo yung iba? Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, move on. Sasabihin mo, fake news. Sasabihin mo, misinform. Eh kung di kagabagago, nasan ang fake news doon? Nasan ang misinform doon? Ikaw ang tulongges. Gusto mo na namang baguhin ang issue. Ang sasabihin mo, pinalalabas mo. Kaya ka binabatikos, kakandidato ka, natatakot na kalabanin. Hindi kami natatakot kalabanin mo si Duterte. Kahit kumandidato kang vice president, gusto mo mag-president ka pa eh. Hindi kami natatakot doon at hindi ka namin pinipigil doon. Ang sinasabi namin, yung pambabastos mo kay Presidente Duterte at sa mga supporter ni Duterte. Kinakantsawan mo yung 16 million. Kinakantsawan mo si Duterte, nagbibilang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh kung di ka magago, bakit mo bibilangan ng pagbaba ni Presidente Duterte, naiinip ka ba? Naiinip ka na? Bakit? Sigurado ka ba na kadilawan mo, kasamahan mong dilawan ang magiging presidente? Dahil kasama ka, ganon. Kaya gusto mo, magsama-sama kayo doon ng mga kapatid mong dilawan. Sumama kayo sa dilawan kung gusto mo. Hindi kami naaasar doon. Wala kaming problema doon. Nasa demokrasyang bansa tayo.
pwede mo piliin kung sino gusto mong piliin. Ang kinakasar namin dito, binabastos mo si Duterte. Binabastos mo yung mga DDS. Tapos ngayon, sasabihin mo, fake news. Eh kung di ka ba bobo eh. Wala kaming pakailan kung kumandidato ang vice president o presidente. Gusto mo, presidente pa ng universe ang takbuhin mo eh. Hindi kami nagagalit doon. Huwag mong, ikaw ang misinform eh. Hindi mo naiintindihan kung bakit kami nagagalit sa'yo. Ikaw yata yung tanga eh. Hindi ka naman kamot tanga. 30 years ka na kamot journalist. Baka, but ang iniisip mo, nagagalit kami dahil kakandidato kang vice president. Hindi kami nagagalit doon, Mr. Tolongi, ay Mr. Tulpo. Karapatan mo yun. Ang sinasabi namin po, ulit-ulitin ko sa'yo, you listen very carefully. Ang kinakasar namin sa'yo, yung pang-iinsulto mo kay Duterte at pang-iinsulto mo sa 16 million. That 16 million, papaunawa ko uli sa'yo, ayan ay si Duterte, it represent President Duterte kasi iyan yung nagpanalo kay Duterte. At itanim mo sa kokote mo, Mr. Rapi Tolonges, ay Tulpo, no? Yung 16 million na yan, iyan din ang nagpanalo sa AXIS. Sa tingin mo, may bumotong dilawan sa'yo? Matanong nga kita, Rapi Tulpo. Sa tingin mo, may bumotong dilawan niya sa AXIS? Wala. Dahil identify kayo that time kay Presidente Duterte. So, sabi nga ni Mayor Tolonges, ni Mayor Isko, having said that, yun ang mga pamatay ni Isko Moreno eh. Having said that 16 million is also a voter of your AXIS. So, yan din ang nagpanalo sa AXIS. Bakit mo binabastos? Matapos iboto yung AXIS ng asawa mo, nung kapatid nung Ninia Taduran, yung kasamaan mo dyan, babastosin mo lang. Kakantsawan mo. E de gago ka nga. Wala kang utang na loob. Kung saan ka magkakaroon, siguro doon ka. Kumandidato kang vice president, wala problema. Magpresidente ka pa ng universe, wala kaming problema dyan. Hindi kami magagalit dyan. Ang kinagagalit namin, ginamit mo ng ginamit si Duterte, yung gobyerno ni Duterte, para makatulong ka sa mga sinasabi mong mahihirap, na sinasabi mong ikaw ang tumutulong, para makumita yung YouTube channel mo. Kaya di papansin ninyo to, very eager siya na resolvahin yung problema on the spot. Kasi pag nare-resolve niya on the spot, lumalaki yung views niya, humahanga yung mga tao sa kanya. Pero napeperhisyo niya yung ibang opisyal. Pinagagalitan niya, yung iba babantaan niya, ipatatanggal, pasesermonan. Di ba? Nambabraso ka eh. Para sa kapakanan mo. Hindi sa kapakanan ng mahihirap. Hindi ka dumadaan sa due process of law. Sino shortcut mo? Sino ka ba talaga sa Pilipinas, Mr. Rapi Tulpo? Daig mo pa, Presidente. Daig mo pa si Duterte kung makaasta ka. Gusto mo, lahat ng gusto mo, nasusunod agad, right away. Pag hindi ka nasunod, pagagalitan mo yung public official. Sasabihin mo, corrupt. Eh bakit yung kapatid mo may kaso corruption, hindi mo iniintindi? Di ba? Bakit hindi mo binabati ko si Martin Andanar? Di ba si Martin Andanar ang nagbigay ng kontrata yata dyan kay Ben Tulpo? Bakit hindi mo binanatan? Hindi mo kinwestiyon? Wala kaming narinig sa'yo, wala akong narinig sa'yo na kinwestiyon mo. Eh, grab and corruption yon. Hindi ko sinasabing yan ay may maling ginawa yung kapatid.
That time ay naaakusahan yung kapatid mo pero wala kang sinasabi. Nakatahimik ka dahil ba sa kapatid mo? Kala ko ba grab buster ka o ayaw mo ng corruption? Huwag ka masyadong ano, Mr. Tulfo, huwag ka masyadong plastic. Kumandidato ka na kung gusto mo, hindi ka namin pinipigil. Wala ang pumipigil sa'yo, huwag mong i-issue na kaya nagagalit sa'yo yung DDS dahil tatakbo kang Vice President. Hindi kami, hindi yan ang issue namin sa'yo. Ako personally, hindi yan ang issue ko sa'yo. Wala akong pakialam kung tumakbo ka, kahit tumakbo ka pa sa San Lazaro o tumakbo ka pa sa racetrack ng mga kabayo, wala akong pakialam sa'yo. Ang pinapakialam ko dito, binabastos mo kami. As a voter, kasama ako dyan sa 16 million na yan. At kasama kong binoto yung AXIS mo. Kaya nga hindi ko na iboto si Mo Kauson eh. Mas pinili kita eh. Di ba? Tapos ngayon, kakantsaw-kantsawan mo lang kaming mga bumoto? Eh kung di ka ba namang gago eh. Diyan ka magaling, manakot. Hindi lahat ng tao kaya mong takutin. Ano yan? Wild Wild West. O, maubo sana subscriber mo nang matauhan ka kayong mga vlogger. Na pagsikat na sikat na kayo, kung makaasta kayo, kayo na yung superstar sa buong mundo. Mag-isip-isip kayo. Saka tigil-tigilan nyo yung panggagamit sa mahihirap. Huwag nyong gamitin yung mahihirap para dyan sa pagbablog nyo, maawa kayo. Ibibilad nyo yung mga mahihirap sa kahihiyan para lang sa konting tulong na ibibigay nyo. Pero habang buhay naman na nakabilad sa kahihiyan yung mga anak nyan, mga kamag-anak, habang panunghan dyan sa YouTube channel mo, Rapi Tulfo, lumalaki yung anak nila, nabibilad sila sa kahihiyan. Nagkakaroon sila ng naiiba ang takbo ng isip nila dahil sa ibinilad mo yung kanilang magulang sa kahihiyan. Walang kasalanan yung mga anak niyan sa ginawa ng magulang. The same thing na walang kasalanan yung magulang, wala kang kasalanan kung sa gagawin ng magulang mo. Bakit kailangan ang magdusa dyan yung mga anak dahil lang sa ibinilad mo sila? Hindi mo malang gawa ng paraan para hindi mabilad sa kahihiyan yung mga anak. Kung talagang ikaw ay